Magandang umaga po, Kabayan Noli Opo. de Castro, Opo. mula sa Agusan del Sur. Ay, so, tama ho ba? 25 villages sa Agusan ang naka-lockdown, no? Dahil tumaas ang mga kaso ng COVID, Doktora? Ang ginagawa po namin, Kabayan, kung meron po tayong cases na magka-cluster sa Opo. isang barangay or purok, nagkakaroon po tayo ng granular lockdown po. Ito po ay pinapatupad ng ating mga lokal na pamahalaan dito po sa Agusan del Sur. So, ibig sabihin po, wala makakapasok, wala rin malalabas? Yun po yung ano natin ng lockdown. Pero kung dun sa lockdown po ay meron po tayong mga health workers, siguro sila po yung allowed natin na lumabas po, yung health workers. Kasi yun hindi lang naman ho. Pong, oo. Ay, paano yung pangkaraniwan din manggagawa? Kasi dito sa Maynila, naranasan no yung biglang ni lockdown, hindi nakapasok ang ating mga kababayan, ay siyempre wala akong kita. Ganyan din ba nangyari dyan? Ang dito naman po mag-a-announce po yung ating munisipyo, Okay. tapos hinahanda po nila yung mga kailangan na tulong dun po sa area na kailangan pong i-granular lockdown. Kaya po granular kasi hindi naman po yung buong barangay. So Oo. Pwede po street lang po siya, pwede po isang purok, no? So hindi naman po buong barangay. So yung lugar lang kung saan may nagtipon-tipon yung kaso ng COVID. Ay kung hindi ho ako health workers, pero nagtatrabaho naman ho ako, sumisweldo ako, pero biglang na-lockdown yung lugar ko, paano yun? Hindi na ako pwedeng pumasok ko at lumabas ng street na yon para makapagtrabaho. Tinitignan naman po, no, Kabayan. So halimbawa po yung itong bahay, meron pong case po dyan ng COVID, yung bahay na yon dapat quarantine po talaga yung buong pamilya. Pero kung sa kabilang bahay, titingnan naman ng ating mga health workers, wala naman pong may mga simptomas, pwede rin pong gawan ng paraan, no, para makalabas po ito. May screening na lang po na ginagawa. So example po, dito sa isang munisipyo po natin, no, meron pong isang purok na nag-cluster po yung cases. Dito po sa isang purok ng Barangay Patinay Prosperidad. So yung ginawa po ng ating municipal health officer kasama ng kanyang rural health unit at ng kanilang LGU ay nagkaroon po sila ng surveillance testing. So ang ibig sabihin po ng surveillance testing, dun po sa area na marami, magkakaroon po tayo ng random testing sa mga willing po magpa-test. At titignan din po yung bawat bahay, tatanungin Opo. Kung meron pong mga sintomas ng Opo. COVID. Opo. Opo. Eh, paano ho namin malalaman na yung bahay na yun ay may COVID? Yung ginagawa po, yung dito po nakita ko po, no, sa pag-iikot ko, mismo po yung mga bahay naglalagay na bawal pumasok sa kanilang bahay. Ano po sila ng parang warning. Opo. Nakita ko na mismo po yung bahay na yon, sila po mismo ayun naglagay na ng warning. Hindi na kailangan lagyan ng barangay captain ng yellow ribbon. Wala na. May iba po, merong yellow ribbon, no? May iba pong bahay na sila mismo yung nagsabi. Aba. Tapos bunsod po nito, nagkaroon po kasi ng malawakang meeting yung aming probinsya, no? Okay. With the different national agencies, no? Specifically DOH, DILG, meron din po yung Chamber of Commerce, no? Nag-meeting po kami again, Kabayan, no? 'Di ba dati nag-usap po tayo after po noon? Opo. Meron po kaming meeting sa tinatawag nating Provincial Interagency Task Force. Tapos nag-usap-usap po doon, no, na kailangan po talagang magtulong-tulong. So sa tulong ng mga iba't ibang agencies, activated po, no, inactivate talaga yung hanggang purok barangay kasi yung ngayon sa nararanasan natin na pagdami ng kaso ng COVID-19, oho, yung solusyon na talaga ay nandun sa barangay, no? We could only do so much, no? Opo. Gagawin namin lahat sa provincial level at sa municipal. Ngunit kailangan na po talaga ito ng malawakang pagiging aktibo ng ating mga komunidad, barangay, purok, at kahit yung household po, kailangan na pong magbantay sa kanilang pamilya.
Okay. Doktora, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Maraming salamat po, kabayan, at maraming salamat dito. Gusto ko lang po i-take yung opportunity na pasalamatan po yung lahat ng health workers at leaders ng Agusan del Sur. Salamat. Hindi ba kayo nababawasan din po ng health workers? So far, ang bawas lang po sa amin kung magka-COVID po sila, kabayan. Opo, kasi kailangan meron ba? Gumaling muna. Opo. Mga ilan noon na nagka-COVID o kaya may sakit? Sa ngayon po, sa mga hospitals natin, mangilan-ngilan po. No? Siguro, let's say, mga nasa 10% po yung tansya ko po, no, estimate. And maano naman po, dahil yung testing po natin sa ating health workers are regular at libre. Opo. Bumababa ho ang kaso nyo o tumataas pa rin? Same lang po. Parang plateau na po siya, kabayan. Okay. So, ang intervention na ginagawa nyo, ayan pa rin granular, ano ho? Granular, testing po, and vaccination. Ay, yung tawag dito? Kapag may sakit po, paano nyo sinusundan pa yung ibang maaaring nakasalamuha noon? Contact tracing po, kabayan, no, tatawagan po yung pasyente mismo, yung kanyang pamilya, at syempre yung ating mga health workers on the ground, and even po yung mga offices, tumutulong na rin ho yung lay people sa ating mga komunidad, tumutulong po sila sa contact tracing, yun po. Okay. And actually, kabayan, gawa nga po ng aming pagtaas ng kaso, nag-ready na po yung aming provincial government sa pangunguna ng aming governor, si Governor Santiago Bicani Jr., at sa tulong din po ng aming mga kongresista na mag-ready na po ng home care kit para ibigay po talaga doon sa mga nasa aming isolation facilities or yung mga nasa home isolation na lang po. Yung home isolations, paano nyo tinutulungan ng ayuda? Yung home isolation po natin is kung kailangan po ng gamot, bibigyan din po siya, no, sa tulong din ng mga munisipyo natin. Opo. And ayuda naman po dito yung ating municipal social welfare development office tsaka yung provincial welfare development office po. Okay. Doktora, maraming salamat po. Good morning. Good morning po, kabayan. Salamat din. Si Dr.